Ito yung downtimes niya eh. Sabagay. So, di ba sabi mo nga downtimes niya. Going dun sa gusto kong pag-usapan, as a young adult, iba na kasi when, ano, pagka namumblema ka, if mm-hmm. nag-fail ka kasi, maapektuhan yung pagmamanage mo ng money, yung lahat. Work mo. So, I guess, importante at this stage na alam mo na kung paano i-handle yung failures. So, dapat, by so, this time. Di ba? So, for you, paano yun? How do you handle yung mga downtimes mo? Well, downtimes ko talaga, kailangan ko mag-exercise eh. Kailangan ko siyang i-sweat out. Mm. Pero yun yung ano, temporary yun eh. Yung kumbaga yung sobrang yung gigil mo ngayon sobrang ba't ganito nangyayari, ba't wala akong magawa. Ang first action ko talaga is to sweat it out. Yun. Importante sa akin yung exercise, kung ano man. Well, typically jogging naman ginagawa ko, pero yun yung first part sa akin eh. Kasi kapag emotional ka, hindi ka naman nakakapag-isip ng tama eh. Iba yung perspective mo sa lahat. So yun yung first part eh, diba? Huwag kang mag-act ng emotional ka. And para sa akin yung pag-sweat out noon, yun yung main point ko. Pero yung sa long term na healing process or yung bouncing back, bigay ka ng mahirap ano, eh. Bigay tayo ng example ng mga recent problems mo na pwedeng i-share. Para meron talaga silang idea sa aspect ganun. Pangat yung emotional eh. Well, yun nga yung recent breakup. Matagal-tagal din naman. Hindi, normal lang yan. I've seen people na ganyan din. Actually, natatakot nga ako. Ito ah, para sa friend. So, for those, paano ba? Lagi ko na lang din. Para kay Sherwin, parang hindi ko pa siya nakikita na mag-handle ng ganyan. So, yung parang steady state pa rin siya? Oh, hindi. Never ko pa siyang nakita na shake talaga. Yung talaga na test. Parang ako din naman. So, yun. Parang find it interesting. Sige, balik tayo dyan sa'yo. Sige. Sige, yun na lang. Wala naman tayong pag-uusapang iba. Okay. Doon ako maalala ng iba eh. So, yung recent breakup, sobrang harsh nun. So, nasyok ako nun sa core talaga, as in. And, paano ba siya handle? Well, nakalabas tayo nun lagi. Almost every week. Weekend is, hindi naman yung walwal na inom. So, inom ka lang, labas mo yung sama ng loob mo. Kailangan mo ng friends. Yun yung napaka-importanting bagay. Diba? Kailangan mo ng kausap. Diba? Pag wala kang kausap ng ganun kakadawan, mababaliw ka. Okay. Diba sabi sa'yo nung dati, I can't be alone with my thoughts? Sabi ko sa'yo, friend, nababaliw ako kahit may pass ako, gigising ako ng 6 o'clock. Kahit makatulog ako ng 3 or 4, magigising ako ng 6. Yung ano mo, yung pagod yung katawan mo, pero yung isip mo, sige, ituloy na lang. Buhay ganito. Na buhay yan, no? Oo, pero ano lang, pero talagang bare minimum, nakaganto ka lang sa ano mo, sa computer mo. Click ka lang na ganun. Sige. Pag ginawa ko ba to, hindi na ako matatanggal ng trabaho. Pwede na siguro to. Parang ganun lang ang pumapasok sa isip mo. Sobrang so, mediocre work. Oo. Epektado naman kasi talaga eh. Oo naman. Lalo na pag yung core mo talaga na yung pinapaniwalaan mo is parang, oh fuck, mali pala yun. Hindi pala tama yung mga pinahawakan ko. So yun. Ang naging bounce back ko nun is, yung tiwala nun sa akin ng mga tropa ko. I mean, wala yung pre, sige yan kayo. Yung ganun ba? Kahit yung malilit na bagay na ganun. Tsaka pag niyaya ka is, pre, labas tayo saglit kahit kapi lang. Sige, isang ka ba? Oh. Or yung napakadali iyayain, sobrang lang yung factor nun. Kasi hindi mo masabi kung kayo mag-hit yung downtimes mo. Eh. Oh, yung period na yun is down ka. Pero may mga deep yun na talagang sobrang lalim, di ba? Hindi ako makatulog, nababaliw na ako. Ganito na naman yung naiisip ko. So, yun lang, importante. Kailangan mo ng friends or outlet. Kasi nga, yun, importante yung outlet. Hindi ko alam eh, kung sa ibang tao, ako minsan kahit magkape ako mag-isa, hindi ko nga ginagawa yun dati. Pero nagulat niya ako sa'yo yung sinabi mo yun. Di ba? Parang the past months, mga, hindi ko alam, once a month, twice a month ako nagkakape mag-isa. Okay naman, minsan sad, kasi may mga, siyempre, may mga tao doon sa paligid na ano, okay, magkasama sila, parang bagay sila. I mean, ganun. Pero ikaw is, wala eh, downtime ako ngayon, so, I'll wait for my chance to bounce back. Oh naman, lahat naman. Ganyan naman talaga, parang when you're up, the only way is to go down. And when you're down, talaga yung rock bottom ka na. The only way is to go up. Ganun lang naman yung cycle. No? Pero wag ka mag-stay dun sa baba. Kasi choice mo pa rin yun eh. Oo. Okay. Dadating opportunity, pero kailangan mo i-grab. Kasi may mga tao na nasa down times talaga. Ang dami ng opportunities na mag-bounce back. Kasi natakot na nga silang bumalik ulit dun sa rock bottom. Hindi nila mag-grab yung chance na umangat. Kasi diba, yun nga, pag nasa taas ka, bababa ka. Eh kung nasa baba ka, ano mo yun, yung paghihirap mo ka na naman, pero babalik na naman ako dito. May ganung point of view eh. Weird. Seryoso, may ganung perspective na
hindi ko alam kung lahat ah. I mean, mahirap naman generalize. Uh-huh. Pero may mga taong ganun na, sige, hiyaan mo na. Mawawala din naman. Hirap nung ganun perspective ah, na diba? Para mag-stay ka sa ano, sa ilalim. Para, okay, diba? Sige. Baka may mas i-down pa tong situation ko ngayon eh. So, di ba? Mind blown. Walang imposible eh. Lalo na sa mga sa mindset ng tao. Mahirap sabihin. So, totoo naman. Kailangan, pag may opportunity, grab it. For the whole copy of the podcast, click here. Also, follow me on Spotify. Doon din yung podcast ko. Link down below. And subscribe dito. Yeah, thanks.